Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, naraig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules sa ating walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, nilikha mo ang tao bilang iyong kawangis at kalarawan upang mamahala sa iyong sambayanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, dumating ka upang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay upang tubusin kami sa kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, nakaluklok ka sa kanan ng iyong Ama sa kalangitan upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Sa amin.
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katatasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kalakihan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan na Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon dapat na magsaya. Siya ay hanapin, ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y lagi nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong Kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Antipan ng Diyos ang unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayon, gawa ng Diyos,
diwang tayo nalulubos, purihin ang mananabos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ng 11 at ang iba pang mga kasama nila at nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din
sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang bansa. Ano po sa palagi ninyo ang pumipigil sa inyong makilala si Jesus? Ano yung kalimitang maaaring nagpapabulag sa atin? Sino o anong mga bagay ang mga pumipigil para makilala ninyo si Jesus? Mga minamahal, ngayon po ay ika-apat na araw na ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Ang tawag po sa walong araw na itong sunod-sunod simula nung Linggo hanggang ngayong darating na Linggo ay Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito ay pare-parehas na walong araw kung saan iisang diwa ang ipinagdiriwang, ang pagkabuhay ng Panginoon. At ngayong araw na ito, ika-apat na araw ng Oktaba, binibigay sa atin ang istorya ng dalawang alagad na masama ang loob, naghihinagpis, kung baga ay lungkot, nalulumbay. Bakit? Talo sila eh. Kung baga ay yung kasama nilang Jesus ng mahabang panahon na nangako sa kanila na matay, abay tatlong araw na, hindi pa nila nakikita, eh sabi niya mabubuhay siya. Kaya sila ay lungkot. Kalimitan ang posisyon ng nalulungkot, nakatungo. Kalimitan, kapag ka ikay mabigat ang problema, maraming dinadamdam, sunod-sunod ang suliranin, patong-patong ang utang, yan, malungkot. At kalimitan yan, kumbaga dito sa Batangas, para yung sisiw na himatlugin. Alam ganin niyo yan? Yung sisiw na sipunin, yung may sakit, laging nakatungo. Kaya nung napakita sa kanila si Jesus, hindi nila nakilala. Paanyaya sa atin, tayo pagka nalulungkot, marami sa atin, nakatungo din. Eh kapag ka nakatungo ka, hindi mo mapapansin ang mga nakapaligid sa iyo. Namumroblema ka, wala kang pambayad sa kuryente, ay pinauutang ka ng iyong kapitbahay, ay dahil ikaw ay mayabang-yabang, ayaw mong mangutang. Tapos sasabihin mo, hindi ka tinutulungan ng Diyos. O kaya may malaki kang problema sa bahay, nariyan to the rescue ang iyong biyanan. Gusto kang tulungan, ay dahil ikay mataray-taray, ayaw mo rin. Hindi natin nakikita ang mga padala ng Diyos sa paligid kapag ka ikay nakatungo lagi. Kapag ka ang problema ay nagdudulot sa iyo ng lubos na kalumbayan at wala kang nakikitang maganda sa iyong paligid, ay siya. Hindi mo rin mapapansin ang gawang mabubuti ng Diyos sa paligid. Hindi mo makikita ang padala ng Diyos na tulong. Hindi mo makikilala ang napakaraming bagay na kaloob ng Diyos kapag ka ikaw ay nakatungo lagi. Alam ba ninyo dito sa pambansang Dambana, maraming napunta dito pagka may hihingin, magpapabasbas ng lapis dahil mag-e-exam, yung ibang ay magpapatasa pa. Sabi ko, ikay nakagraduate ng college, hindi ka marunong magtasa ng lapis. Yung iba na may dalang dokumento, gustong makaalis ng ibang bansa. Yung iba ay may dalang kung ano-ano, gustong magkanaiibig, gustong maging matiwasay ang buhay. Pagka nakamta na, yun, nakakalimutan na ang Diyos. Hindi na nabalik. Ganoon din, kapag ka sobra kang tingin sa iyong sarili, wala kang makikita. Kaya nga pag sobrang lungkot ka,
o sobrang saya ka at hindi ka nakatingin sa iyong pupuntahan, ay siya, mawawala ka. Kaya ang Diyos, si Jesus, kailangan siya'y Diyos, maging masaya ka o malungkot. Sa lahat ng pagkakataon, papayagan mong maging Diyos si Kristo sa iyong buhay. Huwag mo siyang kilalanin kapag ka masaya lamang. Huwag mo siyang kilalanin kapag ka may kailangan lamang. Sa lahat ng pagkakataon, dapat siya'y Diyos sa iyong buhay. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, may mabigat kang problema, may pagtatagumpay ka, nakaraos-raos ka ng utang, marami kang alalahanin, anuman. Kailangan lagi kang nakatingin sa kung anong mahalaga upang pag nagpadala ang Diyos ng tulong, kapag ka nagpakilala siya sa kahit anong kapamaraanan, makikilala natin siya ng tuwiran. At kapag nakilala natin, tingnan ninyo ang ginawa ng dalawang alagad nung nakilala. Kahit na malayo ang Jerusalem, kahit 11 kilometro ang layo, bumalik kahit gabi na para ibahagi ang nakilalang si Kristo. Yun din ang hamon sa atin. Makikilala nyo ngayon si Kristo sa pagpunta ninyo dito. Makakatagpunin nyo si Kristo. Ay ang hamon, dapat ibabahagi nyo rin siya pag uwi sa inyo. Hindi pwedeng inyo lamang si Kristo. Ay paano ibabahagi? Ay di babait ka ng kaunti. Ay mahirap yung ramdam na ramdam mo dito si Kristo. Luhod-luhod ka, talagang ramdam na ramdam mo ang Diyos. Pag uwi sa inyo, kasing taray ka pa rin namang dati. Galit ka pa rin sa iyong kapitbahay. Chismosa ka pa rin naman. O, hindi sayang. Kaya pag nakilala mo si Kristo dito, kapag ka nakatagpo mo si Kristo, dapat ibabahagi. Dapat may mababago sa sarili upang maging patunay na si Kristo totoo nating nakilala. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 411, ang lokal na katesismo dito sa Batangas, walang ibang daan sa kaganapan ng buhay maliban makilala si Kristo. Hindi lubos ang tagumpay, hindi lubos ang kasiyahan, hindi lubos ang pagdiriwang kung si Kristo'y hindi mo makikilala at ibabahagi sa iba. Kaya hamon sa atin, mamaya, pagtanggap ninyo kay Kristo sa Banal na Komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataong ibahagi ka sa aking kapwa. Ikaw na makakatagpo, ikaw na makikilala ko dito, naway maibahagi ko sa aking kapwa sa pamamagitan ng aking pangunawa, sa pamamagitan ng aking pagpapatawad, sa pamamagitan ng aking pagmamahal sa mga tao at kapwang laging nakapaligid sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aleluya.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Ang sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Koleksyon po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Arsidiosesi ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo inihaina, Pamaskong mamunto pa, magsalo tayo'y masaya sa tinapay na pangista, bago't wagas.
Diyos. Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos natin ang mga data ng mga pilgrims at devotees na bumibisita sa pambansang Dambana. Makakaasa po kayo na sa pamamagitan ng Data Privacy Act ng 2012, aming iingatan ng mga personal informations na inyong ibabahagi para sa katuparan ng proyektong ito. Ngayon pong Sabado, unang Sabado ng buwan, tayo ay may pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga, magsisimula sa may Fountain of Hope. Sa mga sasama po, kayo inaasahang magdala ng mga kandilang may pansalo. Ngayon din pong Sabado, maghapon, ay naririto sa atin ang mga kabataan at ilang mga religious congregations ng Arsidiocese ng Lipa para sa taon ng Vocation Jamboree. Kaya po inyong asahan na ngayong Sabado ay maraming tao dito sa atin sa pambansang Dambana. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod nating misa mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan,
mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibahagi ang Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.